Hi everyone! Good day! This is Mimi Pormento and welcome to my YouTube channel. Ang topic natin for today is bakit maraming tao ang hindi masaya sa kanilang mga trabaho. Alright! According sa librong The Cautious Entrepreneur, written and published by one of the famous entrepreneur and business coach dito sa Philippines na si Jan Oranya, merong tatlong top reasons kung bakit maraming tao ang hindi masaya sa kanilang mga trabaho. Ang nangungunang sagot dyan is, heto ang available eh. Pansin nyo, maraming tao ngayon na kahit hindi related sa kurso na natapos nila, diba, ginagrab na natin, as long as ito ay makakapag-produce ng income sa atin. Since kailangan nating magkaroon ng instant or kailangan nating magkaroon ng pera, diba? Yung the need of money, kahit anong trabaho pinapasok na natin. In my experience, meron akong mga friends na graduate ng nursing, pero they are working in the call center industry just like me. Experience ko rin. Nag-work ako sa call center industry kasi nga nung time na yon oversupply ang nurses dito sa Philippines. So, kailangan mong mag-isip ng ibang way para kumita ka ng pera. Tama? So, kahit hindi related sa course ko yung magiging technical support. So, di ba, grinab ko yung opportunity na yun kasi gusto ko na kumita ng pera. Kasi kailangan. So, there is a need. Kaya, kung ano yung available, yun yung pinapasok natin, di ba? Kahit ano dyan, why say no to a blessing, di ba? So, yun yung aking experience and some of my friends graduate ng business course, yung iba graduate ng HRM, but, you know, they are working as a crew sa isang fast food chain. Yung iba nag-work as sales assistant sa mga malls. So, iba-iba eh. Kung ano yung naging available na or kung ano yung available na trabaho na nahahanap natin, usually grinagrab na natin. Again, because kailangan natin kumita ng pera. Number two, this job is related to my degree course. Ibig sabihin, ito yung trabaho ko ngayon kasi ito yung related sa kursong natapos ko. Okay, hindi na ako lalayo. May mga friends ako na, yun nga, nakatapos ng nursing. That's why they are working as a nurses or as nurses in the hospitals. Pero marami akong, pag nagkakakwentuhan kami, marami akong narinig sa kanila na, no ba yan, ang baba ng sweldo. Yung iba nag-volunteer for ilang years. Pero hindi malaki yung kita or hindi sumweldo for, you know, for more than a year. Dahil, di ba nga, kailangan mong daw mag-experience. That's why you need to volunteer, pero walang sweldo. So, marami kang maririnig na mga reklamo na sobrang baba ng sweldo. But, you know, they are working as nurses kasi ngayon yung kursong related sa trabaho nila. But at the end of the day, hindi sila masaya. Alright, number three. I was promoted for this job. So, ito yung trabaho ko ngayon dahil dito ako na-promote. Okay, example na lang yung example ko sa aking experience. Nung I was a medical representative pa, hindi ako masaya sa work dahil super stress and you know, may mga groupmates ka pang medyo bossy-bossy, mga ganyan. So, nagstay ako dun sa work ko na yon before kasi nga na-promote ako dun sa position na yon. And in-earn ko talaga with a lot of sacrifices, a lot of hard works. That's why nag-work ako as medical representative, diba? And syempre yung position. Kasi nga naniniwala po tayo na the higher the position na meron ka sa company, the higher the income, diba? The higher the position, the higher the income. Totoo naman yun. Minsan kung mas mataas yung position mo, mas mataas yung income mo. But at the end of the day, kahit boss ka, marami ka pa rin, di ba, maririnig na reklamo. Kasi
yung expectation from you or from the management, tumataas din. Kasi tumaas yung level mo, tumaas yung income mo, tumaas din yung responsibilities mo. So, very stressful din. So, I'm sure nag-a-agree po kayo ngayon. Alright, so, itong top 3 reasons na ito na nabanggit ko po sa inyo is that kung ano man yung trabaho mo ngayon, hindi po namin kayo pinatamaan. Ang gusto ko lang pong i-inform or ihatid na message sa inyo is that kung anong trabaho meron kang ngayon, whether ang reason mo is that ito ang available, ito yung related sa course ko, ito yung trabaho na nakapag-promote sa akin, well, we respect you on that. Pero the reason why I am also an advocate of entrepreneurship or bakit ko sinasuggest na mag-entrepreneur na lang kagaya ko is because by the help of technology, napipili natin kung anong lifestyle yung gusto natin. You know, kung naghahangad ka ng time and financial freedom, which means time in what way na hawak mo ang oras mo, di ba? Kumikita ka habang masaya ka kasama ang pamilya mo, nakakapag-travel ka anytime and anywhere, diba? Saan-saan mo gusto. And of course, yung mga reasons na yan is because we really need money, diba? Kailangan na, dito sa mundong ito, hindi po masama maghangad ng malaking kita or, yun nga, kumita ng malaking pera. As long as maganda yung intention mo, diba, magiging successful ka naman dyan. Pero bottom line is, are you really happy with your job right now? So if not, I hope that na-inspire po, ko po kayo today. And I hope that makapag-decide ka na rin to be an entrepreneur one day or someday. So if you have any questions, feel free to send me messages or message. I will put down my email in the description below, as well as my contact number and my Facebook page. Pwede pa tayo magkakwentuhan. And, ayun, see you in the next video. Thank you so much for watching, and buhay kayo.